Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng resources, files, or documents sa email address. Okay, so ang requirement, syempre, laptop or desktop, computer, or kahit Android, mobile phones, pwede po yan. Basta po may internet. Okay, so let us start. Una, open tayo ng browser. Okay? Sunod, mag-login po tayo. Kailangan po mag-login. So, in my case, I will choose my other account. Login. And then, after you login, may tatlong choices para ma-open yung Gmail na sinasabi para makapag-send kayo ng documents ninyo through attachment. So, for example, ang una yun is itong click mismo yung Gmail. Yan. Pangalawa, yung Google Apps. Click po ninyong icon na Gmail. Yung pangatlo naman, type lang kayo dyan ng Gmail. And, lalabas dyan yung itong Gmail. / Google. Ayan. So, yun ang tatlong paraan. Siyempre, ang ituturo ko sa inyo, yung madali. So, yung pinakamadali dito is yung Gmail lang. Okay. So, hintayin natin po siya. So, ayan na. Ito na yung dashboard ng Gmail po ninyo. Meron dyan makikita kayo na main menu. Ito mismo. Main menu. So, makikita dyan yung pag-compose, inbox, yung lahat inbox ninyo. Ayan. Yung stared, snooze, important, send drops. So, meron din po dyan, start a meeting, join a meeting. So, kasi ito nasa Google Meet siya, and yung account mismo, na-active kayo. So, ang target natin is mag-send ng resources or documents or any files sa isang receiver po ninyo using email address. Okay? So, kung paano, just click compose. Itong compose. Ayan. So, ito na yung pinatawag na yung receiver mismo. So, for example, ito na yan. Example, ang sisendan ko yung ang isang account ko. Melvin, Figura, at yahoo.com. Ayan. So, ito yung email address. Pwede naman kayo magdagdag kung gusto niyo. For example, isa pang account. Melvin So, halimbawa, dalawang account ang pag-send ninyo, pwede yan. Or marami. Pwede po yan. So, subject po ninyo is optional. Pwede lagyan or hindi. So, for example, ang subject ninyo is project. Halimbawa lang po. So, pwedeng wala or pwedeng meron. Tapos kung may mensahe po kayo, so pwede din po kayo dito mag send ng mensahe or message po sa papadalahan po ninyo na ito mismo email address na dalawa. Okay, so for example, good day, this is my project. Okay, so tapos isi-send na po nyo yung attachment. Sa pag-send, kailangan, bago tayo mag-click ng send, dapat naka-attach po yung project po ninyo. How to attach? Click lang po itong attach files. And then, for example, ito yung project po ninyo. Click lang po open. So, hintayin lang po siya na mag 100%. Ayan. So, kung okay na po siya, and wala na pong idadagdag, just click lang po send. Okay? So, and nakita dito is message sent. To verify that, pupunta ko ng send dito sa send and makita ninyo na nakasend na yung project. So, yun lang po guys kung paano mag-send po ng files, documents, or any resources po sa inyong receiver through email address. Thank you so much. Kung may tanong po kayo, just like, comment, and subscribe na po sa aking channel. Thank you so much po. God bless.